So eto na mga idol, boxing update tayo. Ngayon sumabog na sa galit etong si Bob Aro matapos nga pong umapila ang kampo ni Naoya Inoue sa mga titulo sanang ipapawalang visa dahil sa hindi paglaban sa bansang Amerika. At kasi Mero Cuadro alas kukunin na nga ba ng kampo ni Bob Aro para ma-expose at ilaban sa Amerika. And bago tayo magpatuloy kaibigan, please huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and pahit ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Kaibigan, alam naman natin na hindi ganoon kadali natanggalan ng mga titulo ang isang kilalang boksingero tulad na lang ni Naoya Inoue na undefeated at sinasabi nilang halimaw ng Japan. Ginagawan po kasi ng paraan ngayon ng World Boxing Organization na madisiplina. Eto kampong-kampo ni Naoya Inoue na lagi pong tumatangging kapag may mga alok na laban po sa bansang Amerika. At kung makikita po ninyo kasi yung mga titulo po na yan, ang alam po natin sa pagkakaalam ko po hindi ako nagkakamali, 4 or 5 titulo po hinahawakan ni Naoya Inoue at karangalan po yan ng bansang Japan. Hindi naman po pwedeng tanggalin na lang agad yan, no? At ipawalang visa dahil sa hindi lamang sumunod itong si Inoue na lumaban sa bansang Amerika. Eh, sa side naman po ni Bob Arum at ng World Boxing Organization, gusto nilang mapatunayan talaga na itong si Naoya Inoue ay lumalaban nga ba ng patas. Kapag ka sa Japan po kasi nangyayari yung laban, eh siyempre hindi patas yun eh. Kasi may mga anti-doping test, yung pag-check ng mga gloves, nakakalusot po yung hapon na si Inoue. Siyempre, bansa po niyan, papaboran talaga siya. Tapos yung mga referee, yung mga judges, lagi pong nakapabor dito sa kampo ni Inoue. At ang sinasabi pa ng ilan, eh may under the table po or nagbabayaran ng pera para lamang manalo itong si Inoue. Ito nga po magiging laban sana ni Luis Neri at Naoya Inoue sa May 6, 2024. Dapat po yan. Pero dahil nga po mga kaibigan, nasilipan ng butas ng World Boxing Organization na itong si Luis Neri nakaban pa sa bansang Japan, hindi pa siya pwedeng lumaban. So ang mangyayari dito, no choice talaga itong si Inoue. Takot na takot kasi itong si Inoue na baka dayain daw siya or wala daw siyang kilala. Hindi daw siya sanay sa mga tao na nakikita niya sa paligid kapag sa bansang Amerika. And alam naman natin, kapag ka sa bansang Amerika, nakataya yung position dyan ng World Boxing Organization. Very fair yan. Yung mga gloves sa gagamitin, posibleng bigyan sila ng panibagong gloves. Hindi na gagamitin yung ginagamit ni Inoue kasi ang nalaman natin noon, eh may bakal yun, may pabigat. Kaya lagi siya nananalo. Very obvious naman eh. Nakita nyo naman kapag lumalaban si Inoue yung mukha po niya, hindi po talaga nalalamok o hindi po nagkakaroon ng mga pasa o sugat. Yung kalaban laging bugbog sarado, puro pasa. Ibig sabihin, may matulis o may mga nakabukol na bakal doon sa gloves na ginagamit ni Inoue. At isa ring epekto, itong sinasabi natin na itinuturik ni Inoue na pain reliever di umano, no? Na may content ng cannabis. No? Hindi lang cannabis siguro. Kung nakalagay doon sa pain reliever na yon kasi hindi talaga pumapasa yung mukha ni Inoue kapag tinatamaan po siya ng suntok, no? Parang wala lang. Kung tatamaan man, saglit lang konting mamaga at after na mawawala, hindi normal mga kaibigan. So hindi talaga pwede kapag may content ng kung ano-ano yan, nung pinagbabawal ba na gamot o drugs yan. Kaya naman mga kaibigan, sa kabilang side, yun namang si Casimero Cuadro Alas, eh masayang masaya dahil malaki ang chance na magkaroon siya ng laban sa bansang Amerika. And hopefully kapag maganda yung nakita ni Casimero ay posible siyang i-absorb ni Bob Arum at magkaroon ng kontrata, no, or lumaban sa ibang boksingero dito sa bansang Amerika. And mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update. Please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.